sa umaga, may bagong pag-asa. Magplano sa mga harapin ng mga pagsubok at alamin ng mga kaganapan. Kay Gandang Morning, Gandang Morning, Pilipinas, Pilipinas. Narito ang inyong tigapagbalita, kasing tibay at kislap ng ginto, W.O. Kay Gandang Morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kay Gandang Morning, mga minamahal po naming taga-subaybay. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ikabalo sa buwan ng September. Signal number 2 po ang Metro Manila. At patuloy po naranasan ngayon ang mga pagulan. May paminsa-minsa mga pagbugso ng pagulan. Kaninang madaling araw, as alauna ng madaling araw, ay nagising ako sa malakas na buhos ng ulan. At pagkatapos ay minonitor na natin ang mga ulat mula sa PAGASA DOST. At kaninang alas dos ay meron pong mas maraming mga lugar na nakalagay na po ang signal number 2, ano? Hinahanap ko lang dito yung balita. Naiwanan ko lamang yung aking iPad sa sasakyan. Pero maya-maya, kukuha po tayo ng mga update mula po sa PAGASA, kaugnay po ng mga lugar kung saan po idalagay na ang signal number 2. At ang ibang lugar naman ay signal number 1. Pero ang Metro Manila, natandaan ko doon sa mga inilabas ng PAGASA, na ang Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon, including po ang Central Luzon at ang Calabar Zone, ay nasa signal number 2 rin. At yung ilang pang mga lugar ay nasa signal number 1. Nasaan ba dito yung mga typhoon signal? Hinahanap po natin yung balita. Okay, pakisuyo nga yung mga typhoon signal natin dyan. Samantala, ang latest po kaugnay ng bagyo ay ilang beses nga pong tumama sa kalupaan. Ang bagyong Julina sa bahagi po ng Luzon at Visayas. Dahil dyan, nagdala na ito ng pagbaha at marami na ring pasahero ang naipit o stranded sa mga pantalan. At ayon nga po sa ulat, ay nagdala po ng malalakas na hangin at pag-ulan. Sa mga video na aking nakita kagabi, ay malakas po ang hagupit ng hangin at malakas na buhos ng ulan ang sinapit po ng mga kababayan natin dyan sa lalawigan ng Masbate. At kung di ako nagkakamali ay nag-landfall na this morning sa Marunduque ang bagyong Julina. At mamaya titingnan natin kung meron po tayong makukuhang update mula po sa mga government official dyan po sa lalawigan ng Marinduque. Salamat, Ms. Tina. At tumama na nga po sa kalupaan ng Torrejos sa Marinduque ang bagyong si Julina. At ito po ay huling namataan ang sentro ng mata ng bagyong Julina sa Buena Vista, Marinduque. At napanatili nito ang dalang hangin na abot sa 100 km per hour malapit po sa gitna. At ang bugso po ng paghangin na abot sa 125 km per hour malapit sa gitna. May bilis naman po ito na 15 km per hour at patungo sa direksyon ng Kanluran, Hilagang Kanluran. At dahil nga po sa bagyong ito, nakataas ang signal number 2. Siyempre, dito po sa Metro Manila, na ngayon patuloy pa rin pong nakakaranas sa mga pabugso-bugsong pagulan, pero wala namang gaanong malakas na hangin. Kabilang rin po ang Romblon, Marinduque, northern and central portion ng Oriental Mindoro, northern portion ng Occidental Mindoro, kasama po ang Lubang Island, ang Quezon Province po, pati ang Pulilio Island, ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, ang Bulacan, Pampanga, Bataan, at southern portion ng Zambales. Kaya malawak-lawak din po ang sakop po ng signal number 2, including muli ang Metro Manila dyan. Yung signal number 1 naman po, ang mga lugar na nasa signal number 1 ay ang La Union, ang southern portion ng Benguet, southern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Quirino Province, southern portion ng Aurora, ganun din po ang Pangasinan, Tarlac,
Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Zambales, Camarines Norte, Camarines Sur, Western and Central portion ng Albay, Northwestern portion ng Sorsogon, Western and Central portion ng Masbate, kasama po ang Burias at Tikaw Island, at natitirang bahagi po ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, Northwestern portion ng Antique at Northern portion ng Aklan. So, malawak-lawak po ha, Luzon and malaking portion din po ng Visayas ang apektado po ngayon ng bagyo. At para po makuha tayo ng update, latest bulletin mula sa bagyong Julina, live na live mula po sa PAGASA, si Miss Grace Castañeda ng PAGASA DOST. Kay gandang morning, Miss Grace, anong latest sa bagyong Julina? At understand, bagyong Kiko na rin kasama, Miss Grace? Yes, good morning din po, Sir David. Sa kasalukuyan nga po, update po muna dito kay bagyong Julina. At ito nga po ay kasalukuyang kumikilos dito po sa area po ng Tayabas Bay, Verde Islands. At kanina, huli itong namataan, dyan nga po sa coastal waters po ng Boac, Marinduque. Taglay pa rin po nito yung lakas ng hangin na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umabot sa 150 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. In the next 24 hours po, asahan po natin na magdudulot nga po ito ng malalakas hanggang sa mga matitinding pag-ulan dito po sa Metro Manila, maging sa mga lalawigan ng Romblon, Marinduque, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Camarines Provinces at Mindoro Provinces. Samantala, ito naman po ay magdudulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan dyan po sa area ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Albay, Sorsogon, Northern Palawan, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at sa lalawigan ng Guimaras. Kaya po dyan po sa mga nabanggit na lugar po na yan ay pinapaalalahanan natin yung ating mga kababay na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at paghuhon ng lupa. Samantala, naging alerto din po ang ating mga kababayan dun po sa may mga nakataas po tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 and 2 kung saan ito po ay maaaring magdulot ng mga damage, lalong-lalo na po sa mga light structures. At in the next 24 hours din po, ay meron din po tayong posibilidad ng storm surge na maaari pong umabot sa taas na 1.5 meters. Dyan po yan sa ilang coastal areas po ng Quezon, kaya po pinag-iingat din po natin yung ating mga kababayan dyan. At samantala, pinapaalalahan din po natin na dun po sa mga area kung saan po nakataas yung Tropical Cyclone Wind Signal natin, ay delikado din pong pumalaot yung ating mga kababayan mga isda, pati na rin po yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ayon nga po sa latest forecast track po natin dito kay Julina, inaasahan po natin na maaari po itong magkaroon pa ng ikawalong landfall, dyan po yan sa vicinity ng Eastern Batangas ngayon pong umaga. At dahil din po meron din po tayong napansin na pagbabago sa track na ito kung saan medyo bumababa po yung track na ito at kung ito pong trend na ito ay magpatuloy, ay hindi rin po natin nirurule out na ito pong si Julina ay maaari din pong maglandfall dyan naman po sa vicinity po ng Northern Oriental Mindoro. Samantala, inaasahan din po na ito nga pong si Julina ay babaybayin yung Batangas to Cavite area bago nga po ito, bago po nito baybayin yung Manila Bay mamayang gabi. At ito, at after po nito ay inaasahan din po itong maglandfall. Nakikita po natin na maglandfall din po ito dyan naman po sa Bataan Peninsula area. Ito nga pong interaction po ni Julina dito po sa mainland Luzon ay maaari pong magpahina nito ng tropical storm category. Ngunit asahan pa rin po natin at mag-ingat pa rin po tayo dun po sa mga pag-ulan po na dulot nito. At ito nga pong si Julina ay inaasahan po natin na lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday morning. Samantala, update naman po, dito pa sa isa natin binabantayang bagyo na si Kiko, kung saan ito nga po ay nagkaroon ng rapid intensification at ito nga po ay naging isang ganap na na typhoon at patuloy pa rin po nitong binabaybay yung Philippine Sea. Kanina, ito po ay huling namataan sa layong 1,175 kilometers, silangan po yan ng Central Luzon.
Taglay po nito yung lakas ng hangin na 150 kilometers per hour malapit sa sentro at bugto ng hangin na umabot 185 kilometers per hour. Ito pa ay kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan po ay wala po tayong nakataas pa na tropical cyclone wind signal na kaugnay po nito ni Typhoon Kiko. At inaasahan po natin na yung mga malalakas po na pag-ulan ay maaari pong sa Friday po at ang mga area po na maaapektuhan ay maaari po dyan sa extreme northern Luzon. Mm-hmm. At ito nga po nakikita po natin na si Typhoon Kiko ay mataas din po yung chance na magtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 at possible po yung highest possible wind signal po na maaari po nating itaas. Dito kay Typhoon Kiko ay aabot ng tropical cyclone wind signal number 4. Kaya hahanda po natin yung mga kababayan po natin dahil ayaw nga po sa nakikita natin ay patuloy nga po yung paglakas nito ni Typhoon Kiko habang patungo po ito dito po sa Batanes area, dyan po sa area ng extreme northern Luzon, kung saan maaari po nitong abutin yung peak intensity nito bago po ito mag-landfall sa area po dyan sa northern Luzon or sa extreme northern Luzon area po. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa update. Ipapalabas po ng pag-asa ukol nga po sa weather disturbances na ito. Miss Grace, yes po? Gusto lang po naming malaman kung ang bagyong si Julina ay mag-i-interact dito sa bagyong si Kiko. Meron bang posibilidad na magsanib puwersa itong dalawang to at maghatakan ng hangin na magpapatindi ng mga pag-ulan at hanging dala ng dalawang bagyong ito, Miss Julina? Miss Grace, sorry. So, so nakikita po natin ngayon is wala po silang interaction na nakikita po natin. Opo. At nga pong si nakikita nga po natin ngayon is pala kung ito nga pong si Kiko ay papalapit na po ng ating landmass, ay ito naman po si Zulina ay maaaring palabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. At kuya nga po, dito sa latest analysis natin, ay wala po tayong nakikitang magiging interaction po nilang dalawa. Yeah. Kagabi ay napanood ko ang report ni Benny Sareha at nabanggit niya na napakakapal at malawak ang mga ulap halos sa entire Luzon and Visayas. Hindi po kaya magbuhos po ito ng napakalakas na mga pag-ulan, lalo po itong Typhoon Julina habang nasa kalupaan, Miss Grace? Yes po, ayun po ang ating binabantayan sa ngayon dahil nga po bagamat itong si Severe Tropical Storm Julina ay kapag nga po nagkaroon na ng interaction sa mainland Luzon ay maaari nga po maging tropical storm category na lamang. Mm-hmm. Bagamat nga po ganoon ang scenario is nandun pa rin po yung mga malalakas po na pag-ulan na dulot nito kaya po patuloy po nating pinag-iingat yung ating mga kababayan sa mga pag-ulan nga po na maidudulot nito ni Julina. At kumusta naman yung hanging habagat? Kasi sa mga report na kamakailan ng Pag-asa, nag-break ang habagat pero nagsabi ang Pag-asa na bumalik na uli. Hindi ba ito makakadagdag sa problemang malalakas sa pagbuhos ng ulan na Miss Grace? Yes po, sa kasalukuyan nga po, ito nga pong habagat po natin is sa kasalukuyan po nakaka-apekto na po siya dito po sa Southern Luzon, maging sa Visayas at Mindanao, kung saan yung mga ilang kaulapan po sa ilang dati nga po ng ating bansa, lalong-lalo na po yung sa western section po ng Visayas at Mindanao, ay dulot po ito ng southwest monsoon na bahagya pong nahila ng nitno ni Zulina. Kaya po bumalik din na po ang ating southwest monsoon na ito nga po ang mga nagpapaulan po sa bahagi po ng ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Maraming salamat, Miss Grace, at pasyensya na, medyo napatagal ang aming pagbabad ng interview sa iyo sapagkat mahalaga na mabigyan po natin ng information ng ating pong mga kababayan sa sama ng panahon na ito na ating nararanasan ngayon. Thank you, Miss Grace. Yes, maraming salamat din po at mag-ingat po tayo. Thank you very much. Inyo po napakinggan si Miss Grace Castañeda, ang duty weather forecaster from Pag-asa DOST.
At tinututukan nga po natin to, hindi ho biro. Tulad ho ng nabanggit ni Ms. Grace kanina ng PAGASA, yung mga bagyong ito, yung Julina ay magdadala ng malalakas na pagbuhos ng ulan kahit wala hong gaanong malakas na paghangin. At yung Kiko naman, eh mukhang mas malakas ang dalang hangin ito. Kaya nabanggit ni Ms. Grace kanina na posibleng umabot po sa signal number 4, bagaman hindi ho direktang mararamdaman dito po sa Metro Manila yung Kiko, sapagkat ito po ay nasa northern-eastern Luzon, nasa karagatan pa po, nasako po ng Philippine Area of Responsibility, at ang tutumbukin po ay ang Batanes. Kaya sa bagay, ready palagi mga kababayan natin dyan sa Batanes. And speaking of mga pagbuhos ng ulan, mahalaga po na ma-inform din po natin ang mga kababayan po natin kaugnay ng heavy rainfall warning na inilabas po ng PAGASA as of 2 a.m. kanina. At kabilang po dito ang pagtataas po ng red warning level sa mga lugar po ng Marinduque kung saan po naglandfall ang bagyong si Julina at ang Oriental Mindoro. Kaya red warning po ang mga nabanggit pong lugar. Ang expected po sa lugar na yan ay magkakaroon po ng severe flooding, at expected po ang mga pagtataas o pagtaas ng tubig baha sa mga flood prone area at malapit po sa mga pampang ng mga ilog, at posible rin po na magkaroon ng mga landslide, ha mga minamahal po naming taga-subaybay. Kaya ingat-ingat po tayo. Orange warning naman sa lalawigan ng Romblon at Camarines Sur, at magkakaroon din po ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar, at ganun din po sa mga ilog, posibleng umapaw ang mga ilog. At yellow warning naman ang Camarines Norte at lalawigan ng Masbate including yung Tikau and Burias Island. So posibleng itong mga nilabas kanina ng alas 2 ay nagbago na po ito. Kaya umantabay po tayo sa mga update po ng PAGASA DOST at syempre ng DWIC para po sa paglilingkuran po natin sa panahong ito ng kalamidad. Sa oras po nating 19 na minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw ay tuloy-tuloy muna tayo sa bagyong balita bago po sa ating mga balitang ibang paksa ng balita. Ilang beses nga pong tumama sa kalupaan ang bagyong Julina sa bahagi ng Luzon at ng Visayas. At dahil po dyan, ito nga po, nagdala na po ng mga pagbaha at marami na pong pasahero ang stranded sa mga pantalan, sapagkat binawala na nga po ng ating mga kinukulan ang pagbiyahe po ng mga ilang sasakyang pandagat. At syempre po yung pangingisda, aba, hindi huubra sapagkat malalakas po ang alon, at meron na pong gale warning din po ang PAGASA hinggil dito. At ayon nga po sa ulat ay nagdala na ng malalakas na hangin at pag-ulan ang bagyo sa bahagi ng Zumarraga, Samar, na nagdulot ng paglipad ng ilang sinisilungan at mga tent sa lugar na yon. Binaha naman ang ilang mga kabahayan sa Leyte at 40 katao na sa tabi ng ilog ang sapilitang inilikas dahil dito. So may ginagawa na rin pong evacuation. Ano? Nasira naman ang spillway sa San Francisco sa lalawigan po ito ng Quezon dahil pa rin po sa malalakas na ulan dulot ng bagyong Julina. At dahil nga po dito ay nakaposisyon na po ang tulong ng pamahalaan para sa mga maapektuhan ng bagyong Julina. At ayon nga po kay Presidential Spokesperson Harry Roque kagabi ay pinaghahanda na nga po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, gayon din ang mga evacuation center sa pagdadalhan sa mga apektadong residente na ililikas. Pinalalahanan din po ni Roque ang mga individual na manatili sa mga evacuation centers na panatilihin ang pagsunod sa mga health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.
Sa panig naman po ng Philippine National Red Cross o Philippine Red Cross o PRC, posibleng yung kanilang paghanda ay inactivate na rin po nila ang Disaster Management Services, kabilang na ang mga rescue vehicles, logistics hubs at emergency response units. At maliban dito, nakikipag-ugnayan na rin ang Masbate at Negros Occidental chapter nito sa mga lokal na pamahalaan kaugnay ng preemptive evacuation. At nakadeploy na rin ang PRC Iloilo chapter ng kanilang assessment team sa mga maapektuhan po ng flash floods. Umantabay po kayo sa mga balita pang ating tatanggapin dito po sa DWIC, at naka-alerto na rin po ang iba't ibang provincial station ng DWIC under po ng Aliw Broadcasting Corporation para kumuha po ng mga karagdagang ulat sa bagyong Julina at bagyong Kiko. Bakit ba itong si Julina at si Kiko dito pa nag-date sa ating bansa? Pambihira naman talaga, oh. Oras mo natin, 5:23 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! At syempre, hindi nga po pala ako nag-iisa dito. Kasama rin po natin si Engineer Winner Contihino, ang ating pong grupo ng masisipag na news writer ng DWIC News Center at social media, at ang ating pong communication assistant. Dakuha na po muna natin ang ilang mga paksa ng balita hatid po ng ating mga tagapag-ulat kabilang sa DWIC. DWIZ Patrol Report. May balita po tayo kaugnay sa walang kamatayang face shield at posibleng dobling bayad ng DOH sa pagbili nito. Question ng mga senador. Balita mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Sinita ni na Senate President Tito Soto, Senator Richard Gordon at Senator Kiko Pangilinan ang pagbili ng mga face shield. Ito'y dahil hindi ito requirement ng World Health Organization at hindi kasama rin sa rekomendasyon ng Government Procurement Policy Board na bilhin ng procurement service ng DDM bilang common use items na bibilhin na ahensya. Kinwestiyon din ng mga senador ang posibleng dobling bayad ng Department of Health sa face shield na binili mula sa procurement service ng DBM. Ayon kina Soto, Senator Minority Leader Franklin Drilon at Senator Lacson, nag-transfer ang Department of Health sa procurement service ng DBM ng 42 billion pesos para pambili ng medical supplies gaya nga ng face mask at face shield. Mula sa nasabing halaga, bumili ang procurement service DBM ng 1.3 million na face shields sa presyong 120 pesos bawat isa mula sa Philippine Blue Cross Corporation. Sinabi naman ni DOH Undersecretary Carol Taino na bumili ang DOH sa procurement service ng DBM ng face shields sa presyong 124 peso kada piraso. Gayun ni Drilon, ginamit ng procurement service ang pera ng DOH para pambili ng face shields, pero bakit lumilitaw na ibinenta ang face shields sa DOH at pinatubuan pa ng 4 na piso kada piraso? Ang kay Health Secretary Francisco Duque III, nagpabili sila sa procurement service ng DBM pero humingi siya ng panahon para maberipika kung talaga nangyari na binili ulit nila at miniyara ng face shields na may tubo pa na 4 na piso kada piraso. Ito sa Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Salamat, Celio Ortega Bueno. Tuloy-tuloy ang buhos ng mga balita. Alamin naman natin ang balitang hatid ni Patrol 45 Raul Esperas kaugnay ng balitang PDEA. Nakikipag-ugnay na po sa Immigration Authority para po sa travel record ng 4 na napatay na mga Chinese national. Matindi-tindi pong nakuha dito, na-recover na shabu. 3.4 billion! Grabe ano, nakapasok po sa ating bansa. Bakit kaya? Alamin natin ang detalyeng yan ng balita mula kay Patrol 45, Raul Espero!
Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa tanggapan ng Bureau of Customs upang makuha ang travel history ng apat na Chinese national na napatay sa isang encuentro at bypass operation sa Zambales. Sangayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, sila ay lumiham na o nakapag-coordinate na sa Bureau of Immigration upang makuha ang travel record ng napatay na apat na Chinese national kung saan nakumpiska ang 3.4 billion pesos na halaga ng shabu sa Candelaria, Zambales. Sangayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, meron silang direktang interdiction task group o ang NAIA Drug Interdiction Task Group na siyang may direktang ugnayan sa Bureau of Immigration upang mabigay ang importanteng detalye at matrace din sa Ninoy Aquino International Airport ang iba pang mga CCTV para malaman kung paano dumating ang apat na Chinese national sa ating bansa at iba pang impormasyon na makakatulong sa imbestigasyon na sinasagawa ng mga otoridad. Raul Esperas, Patrol 45, nagulat sa impila may todo lakas, DWIC. Salamat, Raul Esperas. Samantala, alamin natin ang balitang hati naman ni Gilbert Perdez, apila ng rape convict, ibinasura ng Korte Suprema. Ulat, wala kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Kinatigan ng Korte Suprema ang naging hatol ng Court of Appeals at Lower Court laban sa isang lalaki na napatunayang umatake at gumasa sa isang dalaga sa Makati City noong 2017. Batay sa hatol ng ikalawang division na mataas na hukuman, ibinasura nito ang apila ng akusadong si Angelo de la Cruz na humalay sa biktimang si Alias Dana, hindi tunay na pangalan. Ayon sa record ng Korte noong gabi ng November 11, 2017, ay nakiusap itong si de la Cruz kay Alias Dana na makikitulog muna sila sa kanilang bahay, pero nang tumanggi ito ay nagalit ang lalaki hanggang sa inatake na ang dalaga. Binugbog umano ng lalaki si Alias Dana hanggang sa imatay nito at doon ay ito ginasa ng naturang akusado. Hanggang sa 17 taong pagkakakulong ang ipinataw ng korte laban kay De La Cruz para sa kasong frustrated murder at life sentence naman sa kasong simple rape kung saan pinagbabayad din ito ng 375,000 pesos sa biktima bilang danyos. This Patrol 13, Gilbert Perdez, nag-ulat para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Salamat, Gilbert Perdez. Ay, may mga nagtatanong po. Nagtatanong po itong si Mary Ashley Samson. Oh, anak pala ito ni Kuya Mon Samson ng Manila Bulletin. Tanong po ng anak ko na grade 12 sa UST. May pasok ho ba online class? Ayan, tanong po natin sa mga kinuukulan. Maganda siguro, Kuya Mon, i-text na po natin yung ating mga yung ating mga professor, yung mga contact po natin diyan sa UST. Pero kapag ganito syempre ang panahon, bagay talaga namang dati walang pasok kapag signal number 2. Pero ngayon, dahil nga sa apektado rin naman ng yung signal ng pagbagyo, yung signal ng yung internet connection, kaya kinakansel po ang mga klase. Alamin po natin mamaya, umantabay po kayo sa mga balita. Babalik po ang inyong lingkod, David Oro, sa kay Gandang Morning Pilipinas. Oras natin, 5:30 a.m. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Oras po natin, 5:33 a.m. Nagbabalik po ang kay Gandang Morning Pilipinas. Ako pa rin po si David Oro. Tuloy-tuloy naman ang buhos ng mga balita habang bubuhos ang ulan sa labas ng impilan. Balita mula sa ating mga regular IC Patrol. DWIZ Patrol Report. Operasyon ng mga otoridad sa Zambales. Aba, inasundan pa ho sa Bataan. Ito po yung matagumpay na pagkakasakote. Aba, hindi lang pala sakote. Napatay pa po yung tatlo ba o apat na mga Chinese national sa Zambales. Mayroon pang follow-up operation. At ito naman po ay sa Bataan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 9, J. Mark Dagala. Kay Gandang Morning, J. Mark!
Gandang morning, Manong Dave. Kung kahapon ay apat na Chino ang napatay ng mga otoridad sa isinagawang operasyon sa Candelaria, Zambales, nasundan pa ito sapagkat tatlong drug suspect na rin na pawang ilan sa mga ito ay maiikli pa rin ang apelido ang naaresto at karagdagang 80 kilo ng shabu ang na-recover ng mga otoridad sa nilugitan ng bataan sa isinagawang project operations kasunod ng isinagawang operasyon nga dyan sa Zambales. Ayon kay PNPC Police General Guillermo Elizar, ang project operations na ito ay isinagawa sa barangay Tipo Hermosa, Bataan na sa pinagsanid na pwersa pa rin ng PDEA, PNP at ng AFP ISAF at ng BOC. Laban sa mga kasamahan ng unang apat na namatay na Chinese national sa Zambales. Ililala ang tatlong na-arestong suspect na sina King Chang Zhu. Hindi ito yung pampaganda. Ito ay King Chang Zhu alias Ricky Chu, Kai Kai Bin alias James o Joseph Kua, si Long Kai Chang, na lahat ito ay mula sa Fujian, China at pawa mga residente dito sa Binondo, Maynila na monitor ang mga ito na papaalis sa lugar ng operasyon sa Zambales kung saan nasawi sa pakikipagdaban ang apat na iba pa. Si Ishu ay may alias na Taba at ito ay main contact na international drug syndicate dito sa Pilipinas. Sa kabuuan ay nasa 580 kilo ng shabu na nagkakalaga ng halos 4 na bilyong piso na ang na-recover sa dalawang magkakasunod na operasyon. Kaya Jay Mark, gusto ko lang linawin at bilang pagdiriin lang, so may connection yung dalawang grupong yan, yung operasyon sa Zambales at Bataan. Magkasama ba yan sa sindikato, Jay Mark? Magkarugtong ito, Manong Dave, dahil sa intelligence report na natanggap ng mga otoridad, ito ay hindi humigit kumulang sa 10 mga Chino ang sangkot dito. Meron pang sinasabi, Manong Dave, di napatay na yung apat, ano? Oo. Meron pang, ito tatlo ang na-aresto dito sa Bataan. So ito yung sabi nga ito yung grupo. Ngayon yung sa Zambales dapat ay yung apat meron pang ito yung tatlo galing doon sa Zambales nakatakas ito. Yun. At ito nga yung sinundan ng mga otoridad yan sa may bahagi ng Hermosa, Bataan. Malaking, ito yung sabi nga, Manong Dave, sabi nga ni PNP Chief Police General Guillermo Elizar, malaking sindikato ito ang illegal na droga na nag-ooperate dito sa Pilipinas at ito ang mga sangkot dito, pawang mga maikli ang apelido. Oh, ayun na nga. So, kudos at good job sa ating pong buong pwersa ng PNP at syempre sa PDEA sa matagumpay na operasyon na yan. Pero mo, ang daming sisirain buhay niya kung nagkataon na hindi natutop at sakote at na ika nga neutralize yung mga Chinese national na yan, J-Mart. Totoo yan, Manong Dave, at talagang walang pakundangan pa rin itong mga ito sa pag-ooperate ng kanilang mga illegal na gawain sa gitna pa rin itong nararanasan nating crisis at pandemya dahil sa COVID-19. Thank you, J-Mart. Mula sa Kapukrami, Patrona, ng J-Mart. Tagalan ko lang sa Pina Metodo Lakas, dito po kayo. Yan po ang balita kaugnay ng matagumpay na mga sunod-sunod operasyon laban sa illegal na droga. Congratulations po sa PNP, General Yasar. Keep up the good work. Samantala, signal number 2 tayo sa Metro Manila. Signal number 3 din po sa Southern Tagalog. At alamin natin, makipagkape tayo. Kwentong kape mula kay Sir Tandem Rome Rob, live from Tagaytay City. Tandem Rome, kumusta dyan sa Tagaytay? Malakas ba ang buhos ng ulan at malakas ba ang ihip ng hangin?
Ay, gandang morning sa iyo, Tandem, at sa ating mga tagapakinig. Yes, medyo may kalakasan ng ulan kanina lamang, may ilang oras nakalipas. At tama ka dyan, sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2, ang Calabrazon kasama na dyan ang lalawigan ng Cavite, kung nasaan ang dito rin sakop ang area natin, Tandem, ang Tagaytay. Kanina, mga 2 hours ago, ay talagang medyo naka-orange rainfall tayo at malakas ang buhos ng ulan. Yeah. Subalit sa mga sandaling ito, Tandem, humina na siya. Patuloy na bumubuhos pa rin ang ulan, subalit hindi na kasing lakas ng tulad ng kani-kanina lamang mga ilang oras ang nakalaglipas, Tandem. Mm-hmm. And how about, kumusta naman ang ating kwentong taal dyan? Kumusta ang ating kapit bundok na Taal Volcano? Ayun na nga, Tandem, ang maraming nag-aalala sa kalagayan ngayon ng Taal Volcano, lalo na umuulan, ano, sapagkat inuugnay nila siyempre yung pagbugan ng mataas na usok at ng high sulfur dioxide emission. At anong epekto ng malakas na pag-ulan dito kasi nadadagdagan yung tubig doon sa lawa, Tandem eh. Yeah. Pero sa ayon sa mga expert naman, ay ang ipoproduce nito na maaaring maging epekto ay yung acid rain. Ayan yung maaari theoretically, ayan medyo may mabigat ang salita ngayong umaga, theoretically na ano na to, kapag yung usok na sulfur dioxide na halo sa ulan na pumapatak, ay maaaring mag-cause ng acid rain. So yung medyo may corrosive na effect din ng tubig ulan. Subalit, dahil sandali lang naman, Tandem, hindi rin siya magiging ganung kalaki ang epekto. Sa katunayan, kapag tuloy-tuloy ang ulan, yung usok na nagkakalat ng sulfur dioxide, ayon sa ating mga expert, maaaring makalinis pa nga, makatulong doon sa hangin, na inireklamo ngayon ng maraming residente, Tandem, mula dyan sa Batangas. At ang pinakahuling ulat ng PIVOX ay nasa mataas muling 6,374 na tonelada kada araw nitong sulfur dioxide emission at naglikha ng usok nga o yung plume na may taas na 25,500 metro bago mapadpad sa Timog Kanluran. Nakapagtala rin, Tandem, ng 55 na volcanic earthquake. Kung matatandaan nyo, isa ito sa mga parameters na inaabangan talaga natin, lalo-lalo na sa mga activity ng vulkan na nagsasabing maaring may pagputok na magaganap, kaya patuloy na pinaalalahanan ng ating mga kababayan mag-ingat. At sa mga sandaling ito, Tandem, ang isa dyan sa ating talagang medyo aabangan, may mga existing pa rin na mga bitak sa karsada eh. At ngayon na umuulan at bubuhos ng malakas na tuloy-tuloy, mapupuno yon at maaaring mag-cause ng mga erosion sa lupa. Ayan ang ating pinakakaabangan ngayon, Tandem, na hindi sana mangyari yung mga nakatira na malapit diyan sa mga bitak na yan, yung mga fissures or volcanic fissures, ay hindi mapahamak, ano, hindi gumuho masyado ang mga lupa habang umuulan itong si Bagyong Julina. And siguro magsisilbing babala rin yan sa mga kababayan nating nakatira sa mga dalisdis na mga bundok o kaya naman ay burol, para ngayon pa lamang ay maghanda na sa posibleng mga pagguho ng lupa, sapagkat yung magdamag na pag-ulan na Tandem Rome ay talagang bibigay ang mga kahit matibay na bahagi ng mga lupang yan. And syempre, bago sa pangwakas, Tandem, bago tayo magpaalam, ay alamin natin na kumusta ba ang monitoring natin sa COVID-19 dyan sa iyong lugar, particular sa Tagaytay City. Yes, Tandem, ano, mga kaso ng COVID-19 dito sa Tagaytay, tumaas kasabay ng dagsa ng turista. Kasabay na lumalamig na panahon at nagpa-fog na paligid, dumarami na rin ang mga namamasyal sa Tagaytay City kahit pa nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine ng lugar. May mga pamilya kasi, Tandem, na nagpupunta sa Tagaytay para magpapresko habang may magkakaibigan na gusto ro na kalimutan muna ang stress. Ayan, kaya hindi rin nawawala yung mga umakyat sakay ang bisikleta nila, at kasabay ng pagdami ng mga bumisita, unti-unti ring tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa Tagaytay. Bagaman, Tandem, mababa ito kumpara dun sa ilang bayan at lungsod sa Cavite, umabot na sa mahigit 500, almost 600 na today, Tandem, ang aktibong kaso sa Tagaytay, habang na sa higit 2,000 naman ang kabuuang kaso. At maraming ospital na at isolation facility na rin ang puno.
Nakikita ni Dr. Aliza Kapuspus o Kapubus ang City Health Officer ng Tagaytay na nanggagaling sa mga turista ang virus. Lalo't malaki naman ang vaccination rate ng lungsod. No? Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, umabot na kasi sa 90% ang tumanggap ng first dose habang 60% na ang fully vaccinated dito sa Tagaytay City. Nasa ang tandem, makakamit ng Tagaytay ang herd immunity sa katapusan ng buwan na ito ng September. At least, good news yung huli mong naikwento sa amin mula sa iyong kinauran. Maraming salamat, Tandem Rome, sa mga information na yan. Live from Tagaytay City, ito si Tandem Rome para sa Himpila na May Tonong Lakas, DWIZ. Yung napakinggan si Tandem Rome Robe, live-to-live mula sa Tagaytay City. Samantala, oras po natin, 5:45 a.m. Balikan po natin ang mga balita. Kaugnay pa rin ang bagyo na ating minomonitor ngayon. At marapat lamang talaga siguro na tayo po ay manatiling handa, nakatutok sa mga pangyayari. Kaugnay po ng dalawang bagyong ito na nasa ating Philippine Area of Responsibility. At tinitingnan rin po natin ang mga balita naman. May kaugnayan sa mga biyahe po ng ating mga provincial bus supposed to be ngayong araw nito, Engineer Winner, di ba? Eh dapat sana natapos na kagabi yung tinatawag po na MECQ at GCQ na po tayo, pero nagkaroon po ng pagbabago. Binawi po ang papababa sana ng ating quarantine protocol from MECQ, GCQ, abay patuloy po na magiging nasa ilalim pa rin po ng MECQ, particular ng Metro Manila at iba pang mga pangunahing lugar sa ating bansa. At titingnan po natin ngayon ang lagay ng ating mga biyahe sa lalong-lalo po sa mga provincial bus going to southern Luzon at ilang bahagi po ng ating Visayas area. Nasa linya po natin si Mr. Jason Salvador ng PITX. Kay gandang morning, Sir Jason. Kumusta kayo dyan sa PITX Paranaque? Ay nako, Sir David, kay gandang morning na maulan, no? Sa inyong lahat, no? At sa inyong mga tagapakinig. Oo. Eh well, kagabi nung pinaplano nating pag-usapan itong mga biyahe sapagkat magbabalik na nga sana sa GCQ, pero naunsya ba? Ano ang magiging epekto nito sa mga biyahe ng ating mga provincial bus, Sir Jason? Well, tama ka, Sir David. Ano, ito nga tayo sana ay abalang-abala na sa paghahanda sa pagbabalik ng mga biyaheng paglakas ulit ng biyahe kasi naantabayan na natin na magbabalik na tayo sa antas ng GCQ. Bagamat ito'y nabago, dire-diretso pa rin naman po ang ating pagsiservisyo dito sa PITX. Alam mo kasi, Sir David, kahit naman nag-ECQ at nag-MECQ, nanatili pong bukas ang PITX upang pagsilbihan ang ating mga kababayan ng mga bayahe dyan sa Southern Metro Manila. Kasi alam naman natin na kinakailangan pa rin ng mga apor natin ng mga pampublikong sasakyan. Kaya naman po tayo na natiling bukas, ngunit naka-heightened alert. Mm-hmm. And, syempre itong bagyo ay talagang apektado rin ng operasyon ng ating pong PITX. Meron ho bang mga abiso, karagdagang mga information na nais kayong i-relay sa mga kababayan po natin bilang public service, Sir Jason? Well, oo, no, ito nakaantabay din po tayo diyan, no. Nananatili po tayo na nakikipag-coordinate sa ating mga national agencies at sa mga local government units upang malaman natin kung meron pong mga sagabal sa mga dadaanan natin patungo sa kanila mga probinsya. Opo. Tayo po ay nakikipag-coordinate sa PNP, sa LTFRB at sa mga LGUs upang sa ganun malaman natin kaagad-agad kung may mga maaantala po tayong pagbiyahe. Upang sa ganun, may pagbigay alam na naman natin sa ating mga pasero at hindi na po sila maabala para hindi na sila tumuloy kung sakasakali. Sir Jason, natawag ang pansin namin dito sa mga reklamong natanggap po ng ating 8888. Ito yung 8888 Citizens Complaint na hotline ng Under Force Office of the President.
May kaugnayan po dyan sa problema po ng mga matinding pagbaha sa paligid lamang ng PITX at mukhang apektado pong operation ng ating mga provincial bus. Pakibigyan nga kami ng update dito at I understand meron kayong mga pinadalaring mga larawan at ipapakita natin mamaya sa ating social media. Go ahead, Mr. Jason. Oo, naku, tama ka, no, Sir David. Isa yan sa challenge na inaharap natin dito sa PITX kasi nito mga nakaraang buwan, ano, talaga naman naging matindi na at hindi nawawala ang pagbaha dyan sa isang bahagi ng kali dyan sa may corner ng Mindanao Avenue at Macapagal Avenue, no? Uh-huh. Ang nangyari kasi dito, Sir David, ano, mga ilang buwang nakakaraan, talaga namang yung baha dito ay hindi na nawawala. Kaya tayo noon ay nakipag-coordinate sa mga ahensya ng gobyerno upang tulungan tayo. Mm-hmm. So, magpapasalamat naman tayo noong una dyan sa MMDA at sinipsip, no? Yung tubig na natili dyan. At nung nasipsip ito, nakita natin na sira-sira na yung kalye. So, tayo naman nakipag-coordinate sa DPWH upang ipagawa ito. Ginawa naman nila, no, in fairness. Kaya lang, nitong nagtag-ulan na ay nagbalik na po ang pagbaha dito at hindi na po nawala. Kaya naman tayo ulit ay lumalapit sa mga ehensyang ito at kasama na dyan ng LGU, no, ng Paranaque, upang sa ganun, itugunan naman ito. Bagamat hindi namin ito responsibilidad sa PITX, pero since dinadaanan po ito ng mga motorista natin, eh siyempre na nagiging malaking pasakit po, no, dahil unang-una nagiging delikado po siya dahil baha nga po. At pangalawa, nagiging sanhi po ng health hazards. Kaya naman tayo nakikiusap sa kanila. Ang problema, Sir David, matapos po natin lapitan ng mga ehensya na ito, sila po'y nagpulong-pulong at nagsasabing hindi po nila magawa ng paraan ito dahil matinding problema na pala. Matinding problema na sa drainage. Matindi nga talaga ang nakikita po ng ating mga sa social media, ito pong mga pagbahang ito, ay may malalim, ano? Saan ho ba? Ano ho bang reason? Ano ho bang dahilan? Saan po nanggagaling itong tubig na ito na hindi makaagos, Sir Jason? Well, ito nga po ay na-cause na ng butsod ng tag-ulan, ano? At hindi na po ito nawawala. Nung inspection po ito ng mga otoridad, ang sinasabi may sira na po or may problema na po talaga dito yung drainage, no? Diyan sa lugar na yan. At kinakailangan na ng major construction. Hmm. Ang problema lang po, hindi nila ito malagyan ng programa dahil mga kailangan po ito ng medyo may kalakiang pondo. Naku. At dahil dito, ang suliran din po, ano, hindi pa kasi itong lugar na ito daw na i-turn over either sa local government or sa national government, kaya hindi nila ito malagyan ng pondo at ng programa. Ito pa daw ay nananatili sa jurisdiction ng Public States Authority kung saan ito ay ino-operate pa ng naturang ahensya at ng Asia World Properties. So, yun nga, no? So, ang sabi natin, paano? Maghihintay na lang po ba tayo mawala ito? Hindi naman tumawala kung hindi magtatag-araw. Sa ganyan, ang nananatili pong argabyado rito, yung mga motorista natin at yung mga kababayan natin, dahil bukod sa nagdudulot po ito ng panganib, di ba? Siyempre, pagbaha dyan, dumaan ang sasakyan mo. Malulubog ka at masisira yung sasakyan mo, maaaring maputol yung brake mo. Mm-hmm. At pangalawa, siyempre, environmental hazard din po ito, Sir David, di ba? Tama. At kahit nga po yung bus, umiiwas na sapagkat malalim yung baha, bus na nga, umiiwas pa sa baha, di lalo na yung mga ordinaryong light vehicles sa Sir Jason. Tama po kayo, no? At dahil dito, yun nga, nakatanggap na po kami ng maraming pagpuna rito. Umabot na nga po sa tanggapan ng ating Pangulo, no? Sa Office of the President via the 8888. Kaya naman tayo ay nakikiusap at naninikluhod sa ating mga ahensya ng gobyerno na may kapasidad na tumulong dito na sana po ay tugunan nila. Dahil malaking abala na po ito, di lamang sa mga motorista, kundi pati sa mga kababayan natin na nakatira dyan sa area. So ang isang location po niyan, pangwakas, Sir Jason, Macapagal Road sa Mindanao Avenue, National Road po ito. So under po ng DPWH, pero pwede hong makipagtulungan ang local government ng, tama ho ba, Paranaque po nakakasakop dyan? Tama po, Sir David, ano? So yun nga po. Kung sino man po sa kanila ang maaari umaksyon, sana po aksyonan na agad upang matugunan naman yung panawagan ng ating mga kababayan. Sige po, at tututukan po natin yan, Sir Jason, ha? Update niyo po kami sapagkat tama po ang inyong concern, hindi lang po concern yan ng PITX, kundi concern din po ng mga motorista
at yung mga lansangan niyan ay dapat nagagamit pero iniiwasan nga po dahilan sa malalim na baha. Maraming maraming salamat Sir Jason ha, at from time to time makikipag-ugnayan po muli kami sa inyo. Salamat din po Sir David, ingat po tayong lahat. Inyo pong napakinggan si Mr. Jason Salvador, ang siya pong head ng Corporate Affairs and Government Relations ng PITX. At sa natitira po nating 5 at 10 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, patuloy po kayong mantabay sa mga update po ng 2 magkasabay na sama ng panahon, 2 bagyo. Hindi natin alam kung magkasintahan itong 2 ito. Si Julina at saka si Kiko. Si Kiko ay naroon sa Northern Luzon, nasa dagat pa. At si Julina naman, aba, ay narito po sa Southern Luzon at namamasyal na. Hindi natin alam kung anong pakay ng 2 ito. Anyway, sa panig po ng PNP, ay inatasan na nga po ng pamunuan ng Philippine National Police ang kanilang mga police commander sa mga rehiyon ng Bicol at Eastern Visayas at maging sa mga rehiyon dito sa Southern Luzon para po maging alerto at tumulong sa mga paghanda hinggil po sa pananalasa ng Bagyong Julina. At ayon po kay PNP Chief si General Guillermo Eliazar, kanya na rin ipinagutos sa mga ito na makipag-ugnayan sa kani-kanila mga local government units para gawin ang mga kukulang hakbang para po matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga kababayan. At kasunod po nito, pinaghahanda na rin po ng PNP Chief ang lahat ng kanilang mga assets sa mga nabanggit na rehiyon na siyang gagamitin naman para sa paglilikas, gayon din naman sa search and rescue operation at iba pang public service. Sa huli, pinatitiyak din po ni General Eliazar sa mga pulis ang kaligtasan ng mga komunidad, partikular sa mga lugar na matinding naapektuhan ng nagbabadyang kalamidad. At bago po tayo magwakas sa ating balitaan at kwentuhan sa umagang ito, ay muli ha, para po sa mga kabubukas pa lamang ng radyo at nanonood sa pamamagitan po ng social media, binawi po ng Inter-Agency Task Force ang pagpapatupad ng General Community Quarantine o GCQ sa National Capital Region o NCR ngayong araw nito. At sinabi nga po ni Presidential Spokesperson Harry Roque na mananatili ang quarantine classification ng Metro Manila sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ihabol po natin to, ang isang balita po natin sapagkat may kaugnayan din po ito sa Bagyong Julina mula sa ating tagapag-ulat sa probinsya. Sa oras po nating 3 minuto bago tayo maghiwa-hiwalay, may pag-uulat po si Diony Goleg. Bagyong Julina, nagpaparamdam na po sa Central Luzon. Diony, kay gandang morning. Yes, maulana umaga. Kay gandang morning pa rin kasama nga David, no, sapagkat sa ngayon na ay madilim pa rin yung kapaligiran na particular dito sa aking kinalalagyan sa lalawigan ng Pampanga. Ay kaninang madaling araw, mga alas 3 ng madaling araw, ay bumuhos itong napakalakas na ulan hanggang sa kasalukuyan na ay umuulan pa rin. Ito ay dulot pa rin doon sa bagyong Julina na maaaring dumaan nga dito sa Central Luzon na bago ito tuluyang lumamasta ngayong araw nito sa ating bansa ayon dito sa report ng PAGASA. At kaugnay nga nito, ay kahapon pa naghahanda na itong lokal na pamalaan sa lalawigan ng Pampanga sa maaaring idudulot ng pinsala nitong bagyong Julina. Partikular yung mga pag-uulan nito sapagkat itong lalawigan ng Pampanga sa kabuuan ng Central Luzon ang siyang itinuturing na catch basin ng lahat ng mga tubig baha na nagmumula sa iba't ibang mga probinsya sa norte at maging sa Cordillera. Ayon dito kay Governor Dennis Treda, ay nag-deploy na sila ng mga rescue personnel doon sa mga flood-prone areas, itong 17 mga bayan na itinuturing nga mga low-lying areas. At kasabay nito
ay 24 oras na nagmo-monitor ngayon ang kanilang mga local disaster official. Sa ngayon ay wala pa naman tayong na-monitor na meron nang napipinsala o kaya meron na nagkaroon ng mga evacuation sa kasalukuyan na dahil ito ay kanina pa lamang madaling araw nag-umpisa itong malakas na buhos ng ulan na dalangan itong bagyong Julina. So yan muna yung Sidla Report. Buhat dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Johnny Gole, Sentral sa Patrol. Nagulat sa Pilam, ito Dulakas, DWIC. Hanggang bukas po sa programang Kay Gandang Morning Pilipinas, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, ang inyong lingkod, David Oro. Nag-iwan po ng mga katagang, maraming salamat po sa privilege na makapag-serbisyo sa inyo. Susunod na ang programang IZ sa alas 6 ng ating kasamang si Alex Santos. Philippine Standard Time, ganap na pong eksakto, impunto. Alas 6 ng umaga. Kay Gandang Morning, Pilipinas.